Hanggang hating gabi, tuloy ang paglisan ng mga turista at mga trabahador mula sa Boracay. Ilang dayuhang turista ang nag-last trip at sinulit ang isla. Ang French at German tourist na ito, nirebook talaga ang flight para maranasan naman ang Boracay bago magsara. We had nice time anyway and we have heard that it was closure for improving the island, so I guess it's something that has to be done. I think it's very necessary because there was lots of trash and dirt. I'm just surprised that it will take 6 months because for me that seems like a very long time. Ang empleyadong ito tanggap na ang pagsasara sa isla. Okay lang naman na isara tapos para naman sa lahat naman mami. Lungkot naman na makita mo yung sarili mong bayan na ganito. Kung may umaalis, tuloy din ang pagdating ng mga ahensyang makikibahagi sa rehabilitasyon. Ang DOTR at LTFRB tutulong sa pagsasaayos ng transportasyon sa isla. Yung babiyahe, yung exodus ng passengers beginning today until tomorrow, safe and convenient sa kanila. Kailangan natin tugunan din yung mga matatamaan ng mga UV Express na may mga prangkisa at least in the next 6 months. Magsasagawa rin ng IAC ng anti-colorum operation sa Tanggal Bulok, Tanggal Usok. Samantala, nasa 60 informal settler families ang pinayagan naman ni DENR Secretary Roy Simatu na manatili pa sa isla. Hindi ko naman sila pinapalis. They can stay there. Even they were given the notice to vacate, doon na lang muna sila. Sa aming master plan, these people will be resettled. Salima Refran, GMA News.